meron po nagtanong na ka-anglers po natin regarding po dun sa snaps. Snaps, ano raw po ba yung mas magandang gamitin? Yung snap, yung direct sa snap, yung swivel, or yung swivel with snap? Hello, hi, blessed morning mga kahatak. So, andito naman po ako sa aking YTC, andito po ako sa aking favorite spot. So, ngayon po, since na medyo mas maaga-aga, so, kailangan na muna nating pagpatanghali ng konti. So, ito po yung pagkakataon para matakal ko. Mayroon man pong nag-PM, so, meron po nagtanong na ka-anglers po natin regarding po dun sa snaps. Snaps, ano raw po ba yung mas magandang gamitin? Yung snap, yung direct sa snap, yung swivel, or yung swivel with snap? So ngayon po, pipilitin po natin talakayin yan. At ito po, muli, inuulit ko po sa inyo, ito po is base lang po sa aking personal experience. Bago po tayo magpatuloy, gusto ko lang pong pasalamatan si Master Jig Mundo ng sa Pilipinas na gumagawa ng angler armor. Master, salamat po sa jersey. Maraming salamat po, Master. Okay, so tuloy na po tayo. So first of all, pakita ko muna po sa inyo ano ba yung sinasabi ko para meron po kayong idea. So, ayan po. Ito po yung sinasabing snap. Yan, snap lang. Yan po yung sinasabi. At ito naman po yung sinasabing snap with swivel. At ito po, pag tinanggal yung snap, syempre, ito po yung swivel. So ngayon po, according po dun sa tanong, ano raw po yung mas magandang gamitin? Snap, direct yung leader sa snap, or kailangan mong maglagay ng snap with swivel? Sa akin po, base po sa aking personal experience, ang ginagamit ko po is direct. Yung leader ko po, naka-direct po dun sa snap. Hindi po ako gumagamit ng swivel, ng leader, ng snap with swivel. Bakit po? So meron po akong base sa aking experience. Pag gumagamit po ako ng direct sa snap, mas napipil ko po yung sensitivity. Yung pagkagat ng isda, pil na pil ko na po siya kaysa sa nung gumamit po ako ng swivel with snap. Alamin po natin, pag gumamit po tayo ng snap with swivel, so dalawang portion po 'yan. Bago po makarating sa inyong leader, bano po, andito po ang jig or lure. Jig, mostly jig ang ginagamit ko. Bago po siya makarating sa inyong rod, yung pinaka tip ng rod po natin, is dadaan po siya sa jig, dadaan po siya dito sa snap, and then dadaan pa rin po siya dito sa swivel, and then dun sa leader, at dadaan po dun sa ating tip. At yun po yung magiging dun po natin mapapakiramdaman po yung strike. Unlike po kung direct ginagamit po natin to, mas less po yung dadaanan. So kumbaga sana shortcut method, jig dito, leader, so mas yung sensitivity mas mararamdaman po natin. Okay, so yun po ang palagay sa akin po, yun po yung aking personal experience, yung pagkaalam ko po, kasi mas convenient po ako pag ganito po ang ginagamit ko. Tanong, meron po mga angler sinasabi, Master, kasi para ma-avoid namin yung line twist. Oh, magandang tanong po yun, yung line twist. Tama po yun. Yung line twist, yan po yung syempre, from the term itself, twist. So, sabihin, yung line po natin, naka-twist.
So para maiwasan po niyan, gumagamit po sila ng swivel. Kasi ang swivel po is umiikot. So naiikot po ganyan. So hindi po nag-twist. Okay po. May point naman po sila doon. Pero para sa akin po, kung yun lang po ang worry nyo, eh di tanggalin na lang po natin itong snap and then gumamit na lang po tayo ng direct swivel. At the same time, yung sensitivity po is andun pa rin po. Naka-direct swivel po tayo, hindi na po tayo dadaan sa snap direct and then naiikot din, natitwist po yan. Kung yun po ang worry nyo. Kaya lang po, ang medyo hassle lang po dito, pagpapalit. So pagpapalit nyo, kailangan nyo po pang gumamit ng plier para ma-i-open nyo po yung split ring and then kakabit nyo po dito. Yun lang po ang ano. Pero okay lang naman po yun. Sandali lang naman po yun. Sandali lang magpalit. Kung yun po talaga ang worry nyo. Ngayon, nabanggit ko po yung line twist. Siguro marami sa inyo magtatanong, ano ba yung line twist? Ano ba yung, bakit ba yung nagiging, bakit nagkakaroon ng line twist? So sa aking based on my personal experience, meron po tayo mga factor kung bakit nagkakaroon ng line twist. Sa akin po, siguro isa sa kinoconsidered ko po is yung paggamit po ng mga spinner. Yung mga spinner lure na yung mga umiikot, yung mga hélice. Yan po, pag nag-stack yung hélice, so ang possible po niyan, iikot po yan. So yan po mag-create ng line twist. Yan po, isa po yan. Pangalawa, sa mga gumagamit po ng soft bait. Yung soft bait po, siyempre may jig head po yan. Yun po yung sinasabi kong courting round, na tinga, na merong hook. Tapos yung iba bullet shape, yung iba pyramid. So yun po pinapasok po dun sa soft bait. See to it po na yung hook po natin is diretso dun sa likod ng isda. Dun sa may backbone, dun sa pinaka backbone ng isda, nakadiretso po yun. Kasi kung yun po nakalihis, pwede rin po siyang mag-create na pwede po siyang umikot. Pwede nyo pong itry, try nyo pong ganyan, ihagis nyo po. Pag chinek nyo pong medyo umiikot, medyo mali po yung pagkakalagay po nung hook. So baguhin nyo po, kailangan po diretso para hindi po siya mag-create nung, hindi siya umikot at hindi mag-create ng line twist. Ano pa po ba? Minsan po sa jig nangyayari rin po, yung hook, di ba, sumasabit, minsan sumasabit. Ngayon pag hinahatak natin, umiikot. Pag sumabit yung hook dun sa tali, dun sa leader, hindi natin maiwasan. Minsan umiikot siya pag niretrieve natin. So pwede rin po mag-create yun. Ano pa? Ano pa bang naisip natin? Ito po. Pag when fighting a big fish, pag naka-engage po kayo, naka-strike po kayo ng malaking isda, ito po, ang iiwasan nyo. Pag malaking isda ang umistrike sa inyo and then naka-engage po kayo sa battle, pag humatak ang isda, see to it po, huwag po kayong mag-retrieve. Huwag nyo po siyang sasabayan. Kasi po, ang tendency, ang tali po natin, pag humatak sila, diretsyong-diretsyo yan na matigas. Ngayon po, dahil po i-retrieve nyo, kita nyo po ang spinning, umiikot po yan. Ikot po ng ikot yan. So, umiikot yung tali na titwist. Ngayon, kung matigas po to, dahil po meron sa other side, merong huli kayo na matigas, humihatak sa sinabayan nyo, possible po yan mag-line twist. So, ang pinaka-the best po niyan, pabayaan nyo. Pag humatak, pabayaan nyo po siya. Pag huminto, kayo naman po. Para at least, hindi masyadong banat yung tali. Ayun po, isa po yan. At isa rin po na nakita ko, possible din po mangyari ang line twist sa spooling. Lalong spooling, so siguro pag-spool ng tali. So siguro tingin niyo, bakit naman magkakaganon? So ito po yung napansin ko. Base lang po sa personal experience. Lalong-lalo na po pag ang gamit po natin is spinning. Spinning reel. Pansinin niyo po, ang spinning reel is umiikot po yan. Yeah. So ang tali natin is umiikot. Ngayon po, teka, kuha po ako ng ano para mas maintindihan. Isa-isa na po, ha? Hindi handa. Ayan. Halimbawa, ito po ang tali.
bumili kayo ng bagong tali. Kung sa bahay niyo po gagawin to na mag-isa, karamihan po ang ginagawa natin, di ba, may butas po dito. Ang magiging ano po yan, yung iba, merong tigahawak, may hahawak dito sa kabila. Ganito ang positioning niyan. Ayan, nakaganyan, nakaganyan. So ngayon, ang mangyayari po niyan, kung nakaganyan ang positioning at nagre-reel po kayo, possible po yan mag-create ng line twist. Mag-recreate po ng line twist po yan, possible. So ang dapat po, kung sa bahay po kayo, ang positioning ng line po nyo, hindi po nakaganyan, dapat nakaganyan. Nakaganyan po. And then, hahawakan nyo po. Pag nakaganyan ang positioning po, hawakan nyo po itong tali. Gamit lang po kayo ng basahan kasi braided po ito, baka masugatan kayo. Higpitan nyo po para diretso. At ito po dapat nakaganyan. Para siya po, habang umiikot po ito, itong spinning nyo, ito yung tali po dito, umiikot din, sumasabay po sa ikot. So hindi po siya mag-recreate ng line twist. Pero kung gusto nyo po, ang pinaka-safe, kung meron po kayo kakilala ng mga kaibigan sa tackle shop, pa-spool nyo lang po. Pansinin nyo po sa tackle shop. Paano po sila mag-spool? Tatanggalin po nila. Paano sila mag-spool ng line? Tatanggalin po nila yung spool nito ng ating reel, and then ilalagay po nila sa isang machine na ang nakaharap po dito direct. And then yung tali ganyan, nakaganyan po. Ganyan ang mangyayari. So wala po yung ikot, direct po. Kaya hindi po nagla-line twist. So siguro tatanungin niyo naman po, eh paano kung ang gamit ko po is weight casting reel, or sabihin natin overhead. Overhead. Sa overhead po, sa napansin ko po, bihira po mag-line twist pag yun po ang gamit nyo. Bakit po? Hindi po katulad ng spinning na umiikot siya. Sa overhead po, nakadirect lang po. Wala po siyang ganito. Nakadirect, straight ang line. Straight lang po ang line pag in-spool nyo. So, walang possible na mag-line twist. Yun po yung aking pagkaalam sa line twist. Ayan. So, nasabi ko mga po sa inyo, no? Sa akin, ang most na ginagamit ko is direct. Nag-snap ako, direct snap. So, siyempre, siguro, tanungin nyo, so, direct snap ka, di nagla-line twist ka rin. Opo, possible po yun. Sigurado po magla-line twist. So, po, ang ginagawa ko po, so, every week, depende po sa gamit, kung masyadong gamit po yung line, every week po ang ginagawa ko po, ina-unspool ko po, and then, kung meron po kayong print, ipa-re-spool nyo po para mas diretso, or gawin nyo po yung sinasabi ko na papaganto ang hardwalk, tas kapitan nyo po yung tali kung gusto nyo pong sarili lang po sa bahay, ganun, hawakan nyo po, ganun po. Mahalaga po yun kasi po yung line twist, pag hindi nyo pansin yan, wala pong pinag-iwan yan. Pag yan masyadong line twist na po, may tendency po maputol. Yan po yung disadvantage ng line twist. Pwede po siyang maputol. And, syempre po, pag yan naka-line twist, naka-pilipit, maapektuhan po yung pag-cast nyo. Yung layo ng bato, maapektuhan nyo po. Kasi imagine nyo po, yan po is naka-twist. Parang spiral. Dadaan po sa ating guide. Dadaan sa ating mga guide. So, hindi na po sa spot. Kumbaga sa ano, meron pong parang bumabara-bara kasi naka-twist po yan. Yan. So, maapektuhan. Kaya po, hanggat maaari, situate na ma-avoid po natin yung line twist. Kung di man po, yun nga yung sinasabi ko, every week or every ano, i-respool nyo po para maging okay na rin po yung inyong line bago nyo po gamitin. Talo na kung malaking species ang kailangan nyo. Saka yun din po, yung line twist, yan din po isa sa nag-create ng mga bird's nest. Dahil nga sa twist yung ano niya, paghagis nyo mali, nag-recreate din po siya ng bird's nest. Ayun po. So, sana po nasagot ko po yung katanungan ng ating isang angler na regarding to sa snap. So, sa akin po, personal po, snap ang ginagamit ko, direct snap, para yung sensitivity po hindi nawawala. Ngayon, kung ang worry niya po is baka mag-twist para po iwas sa twist, pwede po siyang tanggalin na lang po niya yung snap. Pwede po siyang gumamit po ng direct swivel. Yung swivel po, direct, i-direct niya, yung sensitivity po, andun pa rin po. So, yun lang po mga kahatak.
Sana po meron po kayong natutunan sa aking ibinahagi. Ulitin ko po, ito po is sa aking personal opinion lang po. Based on personal experience na po. Kung meron po kayong mga katanungan, huwag po kayong mahiya na mag-comment. Comment below, and then yun nga po. Please subscribe. Click and subscribe para po mas updated kayo sa mga ibang darating pa pong video. Again po, this is your friendly dudes, Cheng. God bless po, God bless po. Ingat po tayo sa panahon po ngayon, sa pandemic. Always wear mask. Ngayon po, hindi po ako na mask kasi nag-iisa lang po ako. Pero pag sa maraming tao, wear mask, always wear mask. Okay po, sana mag-enjoy po kayo. God bless po ulit. Bye.